Ang ating pong oras, 9 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH Damdaming Bayan. Makalipas ho ang dalawang linggo nang mula ng magbitiw si Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, sa particular ho sa pagiging kalihim ng Department of Education at co-vice chairperson ng NTF-ELCAC, ay may itinalaga na po si PBBM na panibagong Education Secretary. Yan ho ay sa gitna pa rin ng mga kinakaharap na issue ng DepEd. Iba't iba hong mga problema. Nandyan pa rin ho ay iba't ibang mga suliranin ng ating mga teachers, ng ating hong mga mag-aaral. Kung kayo ho ang tatanungin, amin hong mga tagapakinig at sa mga nakikinig ho sa atin ngayon, ano ang gusto ninyong unang tutukang issue para ho sa ating Damdaming Bayan? Anong issue ang gusto nyong unang tutukan ng ating uupo na bagong kalihim ng Department of Education na si Senator Sunny Anggara? Damdaming Bayan. Lock the door and turn the lights down low. Yun, oh. Magandang umaga po. Magandang umaga, Pilipinas. Pagtiyagaan nyo muna ako. Tayo po muna ang magkarinigan hanggang alas 10 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes sa pangalan ni Nalakay Mayor Deo Makalma at Sister L. Elaine Apit. Ito po si Yuel Reyes para sa programang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Marami ho tayong mga isyong tatalakayin, pero kamustahin muna natin ng kalagayan ng panahon. Bakit ba tayo biglang inulan? No? Malakas ang ulan kahapon at kaninang madaling araw dito ho sa ilang bahagi ng Metro Manila at Karatig, Dalawigan. Nasa linya na po natin si Ms. Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Ms. Chanel, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Sir Yuel. Magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. So weather update po muna tayo. So sa ngayon, wala naman tayong binabantayan anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero itong Intertropical Convergence Zone or ITCC na nakaka-apekto dito sa Palawan at Western Mindanao ay magdadala ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Samantala, easterlies natin nakaka-apekto dito sa eastern section ng ating bansa. Kaya asahan natin for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay maaliwalas naman na magiging panahon. Pero asahan natin magiging mainit at maalinsangan yung tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Sir, kung sasagutin po yung tanong niyo po kung bakit po tayo inuulan po ng madaling araw at kahapon po, ito po yung dahil po sa mga localized thunderstorm. Na po natin, nag-onset na po tayo ng tag-ulan, kaya maaasahan po natin na mapapadalas na po yung mga pag-ulan po natin, lalo na sa madaling araw, hapon, at saka sa gabi po. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat, Ms. Chanel Dominguez, at magandang umaga po mula sa DOST Pag-asa. Damdaming Bayan. Lock the door and turn
turn the lights down. Kalamig naman ho talaga, ano? Hindi lang yung music at tugtugan ho natin, maging ho yung panahon niya. Sabi nga ni Chanel Dominguez ho kanina sa atin ho dito ho sa Damdaming Bayan, yan ay dahil sa mga localized thunderstorm na mas magiging madalas na. Kaya ho, simula ho sa mga susunod na araw, simula ngayong araw, kahapon, ang lakas na ho ng ulan, ano ho? Lagi na tayo magdala ng payong, mga panangga sa ulan. Sa umaga naman, medyo mainit. Yung payong naman, mapa-ulan o mapa-araw o ulan, araw, magagamit ho natin yan. Kagaya nga ho ng nabanggit ho natin kanina, yun hong bagong pagkakatalaga kay Senator Sonny Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education. Marami ho, parang tama ba ako? Ito ba yung unang pagkakataon na marinig ho natin na ang isa hong bagong itinalagang kalihim ng isang kagawaran ay umani ng halos all-out support sa iba't ibang sektor, iba't ibang grupo. Nandiyan ho, maging ang Makabayan Block, meron ba? May nagpahayag din ba ng pagsuporta? Ngayon din, nauna kahapon eh. Akala nga natin na hapon pa i-anunsyo yun hong bagong kalihim ng DepEd. Pero as early as noon, 12 noon, before 12 noon, nagtalaga ho ng bagong kalihim si PBBM. Pero magiging epektibo pa ho yan sa oras na bumaba sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Bunsod nga ho noong 30-day period. At yung 30-day period na transition period mula nang bumaba si VP Sara bilang DepEd Secretary ay tatagal hanggang sa July 19. Ang July 19 ay araw ng Biyernes at 20, 21, 22, tatlong araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong BBM. Medyo ano ha, mainit, pero sabi nga ng ilan hindi na inaasahan o inaasahan na nila at hindi nakakabigla ang pagkakatalaga dahil isa naman na si Senator Sonny Angara dun ho sa mga matunog ang pangalan, lumulutang na pangalan bilang papalit na DepEd Secretary. Good morning. Maaari ho kayong magpadala ng mensahe sa atin hong programang Damdaming Bayan. Dito pa rin ho sa atin sa DZRH, sa atin pong text line 0919-282-6485. Ulitin ko lamang ho ang ating text line 0919-282-6485. Saan man ho kayong lupalop ng Pilipinas naroroon, abot na abot yan. Pero kung wala naman load at kayo ho online-online na lamang, pero naka-only data, ano? Pwede ho kayong mag-comment sa atin hong DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Good morning, Ms. Jamie Tan. Maraming salamat ho sa pagtutok sa atin. Sir Ricky Garcia, good morning. Ms. Ria Soto sa ating Facebook Live at syempre sa mga nakatutok sa atin, sa mga kababayan natin dyan ho sa Negros Oriental. Mayong buntag, gayon din sa mga nakikinig sa atin dyan sa 13 Martires City sa Cavite. Never felt a bagamat marami hong nagbumungkahi ano na wag sanang politiko, wag sanang ganito, ganyan. At the end of the day, yun pa rin hong itatalaga ng Pangulo kasi nakadepende pa rin sa kanyang kung sino siya may kumpiyansa. Kung sino ang sa tingin niya na kaisa niya ng direksyon. Ika nga sa sinasabi ho natin dito, dapat same frequency ka ng appointing authority mo. At kagaya nga dito, pag nakikinig tayo sa DZRH, no, hindi ka nakikinig sa DZRH kapag iba ang frequency mo. Dapat nasa 666 kHz ka kapag nandito ka ho sa AM band sa Metro at Mega Manila. Para iisa tayo ng takbo, iisa ng pinapakinggan. Ano ho? Sa dami ng magagaling na Pilipino, isang politiko ang ipinalit.
sabi dito ni Henry, ano daw ba yan, na pambayad ng utang. Siguro maraming ganitong kuro-kuro ho talaga, opinion, ano ho. Pero tingnan natin kung paano magtatrabaho si Senator Sonny Angara bilang kalihim ng DepEd. Meron pang issue dyan, ano ho. Yun namang paano yung mababakanting posisyon ni Senator Sonny Angara doon ho sa Senado. Pero meron na lamang hong last term naman na ni Senator Sonny Angara. At alam nyo ho ba na kung sakaling magpatawag pa tayo ng special elections, hindi magiging ano eh, sabi nga ng COMELEC at ng ilan nating mga kababayan, hindi magiging madali dahil gagastos ho tayo ng kukunti lang naman. Alam mo ba magkano maari nating gastusin kung tayo ho eh magpapatawag pa ng special elections? Kayang-kaya ni Kyle Bulyas ng DZRH News Center yan. At 13 billion pesos lang naman ho ang atin hong gagastusin sakaling magpatawag ho tayo ng special elections. At maya-maya lamang ho, meron ho tayo makakausap sa iba't ibang mga issue. Huwag na yung ho dito sa pagkakatalaga, kaya hingi tayo ng reaksyon sa iba't ibang mga grupo sa pagkakatalaga kay DepEd, incoming DepEd Secretary at Senator Sonny Angara. Ganyan din ho sa 35 pesos na aumento sa sahod. Music. Hindi pa ho tayo, ano dyan ha? Hindi pa ho tayo nagtatapos sa issue na yan. Pero bago tayo mapalayo dun sa appointment kay Senator Angara, hingi na tayo direct update mula sa Senado, mula kay RH28 Raymond Adpaas, yun daw pong kanyang appointment. May patuloy na umaani ng suporta sa mga kapwa senador. Ating alamin mula kay RH28 Raymond Adpaas. Raymond? Well, wala pa tayong naririnig na negatibong komento mula sa mga senador hinggil sa appointment ni Senador Juan Edgardo Sonny Angara bilang susunod na kalihim ng Department of Education. Dahil ayon dito kay Senate President o dating Senate President Juan Miguel Zubiri na kakampi ni Senador Angara sa Senado, ay isa sa pinaka-accomplice daw na mambabatas at public servant itong si Angara, kaya't kwalifikado ito na pangunahan ang napakalaking ahensya ng pamahalaan, dahil maliban sa siya ay naging membro ng Congressional Committee on Education o EDCOM, ito yung nag-aaral kung ano yung mga pagbabagong maaring magamit sa pagbabago ng edukasyon sa ating bansa, ay marami na itong mga batas na ipinasa na pinakikinabangan na ng ating mga kababayan. Kaya sa kanyang tingin ay malaki man na ang mawawala sa Senado dahil sa paglisan ni Senador Angara, siya naman ay napakalaking pabor para sa mga kabataang mga mag-aral, dahil ang kanyang husay ay madadala niya ngayon sa Department of Education. Ganun din ang paniniwala ni Senador Joel Villanueva, ang kanyang kakampi sa lahat halos ng bagay, dahil magkakasama ang mga ito na naging congressman at naging senador at pati sa larong basketball ay magkakampi ang dalawa, at kasama din sa EDCOM 2 nang nag-aaral sa pagbabago para maiangat ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Ayon naman dito kay Senador Risa Juntiveros, bagamat qualified at acceptable bilang DepEd Secretary itong si Senador Sonny Angara, pati sa mga education reform advocates, ay kailangan niyang harapin yung problemang o krisis sa larangan ng edukasyon, dahil kailangan palakasin at patatagin ang sistema ng edukasyon at pagmalasakitan yung mga education workers, ibig sabihin yung mga grow at ginugain ang lahat ng mga mag-aaral. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Lakay Raymond, pahabol na tanong lang.
Laki rin mo. Yun. Oo, ilang araw bago italaga si Senator Angara. Meron bang ganyan ng lumulutang na nararamdaman na ba? Ika nga, sa atmosphere ng Senado, sa kanyang mga kapwa senador, na siya talaga ang napibinto maging DepEd Secretary. Before mag-weekend nung last week, ay mukhang meron na. Kaya lang, siyempre, kung ikaw yung i-appoint, hindi mo pwedeng aminin publicly. Dahil siyempre, ang mag-a-announce ay yung appointing authority. Baka mapurnada. Yun nga ang kanilang hinintay. Kasi mararamdaman mo naman na nung na-appoint siya, inilabas agad yung kanyang profile. Kompleto na agad yung kanyang profile. So ibig sabihin, from that day on na sinabihan siya, naghanda na yung kanyang opisina para unexpected. Kasi alangan naman ikaw mag-a-announce na in-appoint na ako sa ganitong klase ng posisyon. Kailangan na siya mismo ang mag-announce na siya nga ay na-appoint sa nasabing posisyon na UN. Alright, at kamusta naman? Oo. Raymond, isa pang pahabol na tanong, Lakay. Kamusta ang paghahanda naman on the part ng Senate, ilang araw na lang, ilang linggo na lang, dito na tayo sa ikatlong State of the Nation address ni PBBM. Well, ang mangyayari dito ay sa ngayon ay physical preparation ang paghahanda. Pero siyempre kasi hindi naman nila pwedeng pangunahan, hintayin nila kung ano man yung mga announcement officially na manggagaling sa Pangulo sa kanyang ikatlong State of Nation Address, bagamat nitong nakalipas na 2 linggo ay nagkaroon ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacañang at nailatag na doon yung dapat na mga priority bills na tututukan sa pagbabalik ng sesyon sa huling linggo noong buwan ng Hulyo. Alright, maraming salamat, Lakay Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZR Rich, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Damdaming Bayan. Atin huna pakinggan ang live report ating Senate Correspondent na si RH28 Raymond Dadpaas. Babalikan ho natin ang ilan pang mga balita at reports. Standby lang, inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Lakay Mayor Deo Macalma. At Sister L, ito po si Yuel Reyes. Ang ating oras, alas 8:27. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACM, ang SRP at ang Damdaming Bayan, kasama na ang break time. Sarap yan ng RC Mega. 24 pesos lamang ang SRP. Damdaming Bayan. Ang ating hong oras sa alas 8:33 ho ng umaga. At ang prevailing price ho ngayon ng bigas sa ating hong lokal na merkado dito ho sa Metro Manila, base ho ito sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro po sa 55 hanggang 65 pesos yun hong imported na commercial rice kada kilo ho ito, ano? Samantalang yun pong premium ay naglalaro sa 50 hanggang 62 pesos, habang yung well milled naman ay naglalaro sa 52 hanggang 55 pesos, at yung regular milled na medyo ho manilaw-nilaw ng konti ay 47 to 51. Medyo malaki ho yung diferensya nito sa local commercial rice na nagre-range ho ng 57 to 65 pesos. Gayun din sa premium na 51 to 58 pesos. Atin niyang kamustahin, kamusta ang presyuhan, bentahan ng bigas, nananatili bang mataas o bumababa matapos o bawasan yung taripa sa imported o yun hong mga tax sa imported na bigas. Kamusta ho ang supply natin sa lokal na merkado dito ho sa partikular na sa Metro Manila. Nasa linya na ho natin si Cassen Duson ng Samahang Industriya ng Agrikultura, Sinag President Cassendo. Cassendo, magandang umaga po.
Alright, babalikan natin. Establish ulit natin yung linya ni Kasento. So, pero kagaya nga ho ng binabanggit ho natin kanina, nagpatupad ng pagbababa o pagbabawas ng taripa sa imported na bigas. Eh, kamusta? Mararamdaman ba natin? Mararamdaman ho ba natin yung hong pagbaba ng presyo ng bigas ilang araw? June 21 nang ito ay pinirmahan ni ni PBBM. Pero ang effectivity ho nito ay medyo ho natagalan. At yun nga ho yung tinitingnan, sinisita rin ng iba't ibang grupo kung ano ang nangyari, bakit hindi pa napapublish. Pero ang sabi nga, umabot ng halos daan-daang pages. Ito ho yung tinitingnan ho natin. Ano kaya ho rito ang pagtingin ng grupong Sinag? Nasa linya na huli natin si Kasendo So ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Kasendo, magandang umaga po. Si Yuval Reyes po ito. Kasendo? Ay, naririnig natin. Kasendo, magandang umaga po. Meron pa tayong alright, babalikan ulit natin. Mukhang nagkakaproblema ho tayo sa monitoring. Alright, balikan natin. Kagaya nga ho na sinasabi ko ho kanina, yun hong yung pagbababa ng taripa sa imported na bigas, daan-daan yung pahina nito. Kaya hindi pa napapublish. Dama ba, Kyle, July 1? Nung July 1 na i-publish na. At ang effectivity ay 15 days. Ayun, yun ho ang ating kakamustahin sa grupong Sinag kung magfa-file din ba ngayong araw kung kanila hong ia-apela po ito. At the meantime, habang ini-establish natin yung linya natin kay Kasendo So, good morning sa lahat ng mga nakikinig ho sa atin dyan ho sa General Trias sa Cavite, gayon din sa Naic Cavite, Bacoor, Nasugbu, Batangas. Merong mga nakikinig sa atin at syempre sa ating mga lolo at lola na ngayon pa lamang po naghahanda ng kanilang almusal na nakatutok sa atin, kumakain, nag-aagahan at naka-break pa, naka-break pa ang mga estudyante ho ngayon. Kaya yun din ho ang ating kasalo na nakikinig ho sa atin sa programang Damdaming Bayan. Kasendo, magandang umaga po muli. Si Yuval Reyes po ito. Ay, magandang umaga, Manong. Magandang umaga. Magandang umaga po. Kasendo, una po, kamustahin ko. Kamusta yung hong ating presyuhan ng bigas dito ho, particular sa Metro Manila? Yeah, ang delivery ng Miller to Manila is 43 pesos. Yung local na palay natin na harvest and nag-ilim. So, ibig sabihin ho nito, ito ho yung naitawid na mula ho doon sa farm gate price. Farm gate price tapos meal tapos sa delivery, ang delivered is 43. Mm-hmm. So yung wholesale tsaka retailer, hindi namin alam kung ano ang markup. So kung plus 2 yon, dapat 47 pesos dapat ang retail price noon. Mm-hmm. Kung magkano po ulit, Kasendo, yung dapat na presyo pagdating nito sa merkado? Dapat ito nasa merkado ng 47 to 48 pesos. Ang laki ng diferensya. Mm. Yes, oo. Kaya sinasabi namin na manong isa nun, yung dapat tutukan is yung value chain, no? Yung retail price. Kasi hindi yung tarif na ibaba yung taripa, pwede na. Ang problema kasi natin is maski mababa yung delivery, mataas pa rin yung bentahan. Mm-hmm. So, hindi yun ang solusyon ng pag-cut ng tarif. Ibig sabihin,
bababa na yung presyo. For the past year kasi, kung makita natin, binaba natin yung taripa ng karne ng baboy. Mm-hmm. Pero yung retail price, hindi naman bumaba. Diba? Sabi nila, babae natin yung taripa ng India at Pakistan para bubaba yung presyo ng bigas. Pero wala rin wala nangyari. Wala naman bumaba. Oho. Oo. And kung makita natin yung India and Pakistan, tinaas pa nila yung presyo nila. Diba? Kasi yung tarif na dapat na makolekta natin, ang nangyari is puwabor pa dun sa mga farmers ng India and Pakistan kasi tinaas nila yung presyo. So yung tarif cut natin, hindi napunta sa ating consumer. Mm-hmm. Di ba? So ang nangyari is hindi pa nakolekta ng ating gobyerno para mapupunta sa magsasaka yung tarif. Kasi yung tarif na 35% na makolekta is mapupunta yan sa farmers ng rice. Eh. Dapat. Opo. So, kung binawasan mo ng 15%, ibig sabihin, mababawasan yung tariff collection na mapupunta sa magsasaka. And kung tinaas naman ng exporting country yung presyo, parang sinasubsidize natin yung farmers ng Thailand and itong India and Pakistan. Ngayon na naman, ibababa yung taripa. Wala naman assurance na itataas ulit ng other exporting country yung presyo nila sa exporting ng bigas, di ba? Ano ho kaya ang opo? Ano ho kaya nagiging basehan nito, Kasendo? Kung bakit lagi na lang pag nakikita natin na may pagtaas ng presyo, mapakarne man 'yan o bigas, laging either ang solusyon kung hindi ayuda ay pagbabawas ng taripa. Ano ho kaya ang basehan? Yeah, yung sa ayuda, wala kaming problema 'yon kung gustong tumulong ang government sa consumer, okay yun. No? Pero yung problema natin, kung yung taripa ang titingnan nila, ito is hindi, ano yun, parang band-aid solution yun. No? Pero kung titingnan natin sa long term, hindi makakatulong sa atin production dito sa atin bansa. Kasi ang mangyayari niyan is mas maraming bigas papasok dito sa atin bansa. And yung mga farmers natin madidismaya, hindi sila magbabawas sila na tatamnan, no, dito sa ating bansa. So yung direction ng pangulo natin na sinasabing target na self-sufficiency, lalo tayong walang pag-asa. Opo. Ang kaugnay ho nung nabanggit niyo po yung sa rice sufficiency, nabanggit din po kasi yan ng National Irrigation Administration naman. Patungkol ho doon, kaya daw na maabot natin itong rice self-sufficiency sa pamamagitan din ng contract farming o contract growing. Sa palagay po ninyo, paano ho nakakatulong ito? Yung contract growing, yung contract farming, doon ho sa nais nating maabot na rice self-sufficient country. Yeah. Yung contract farming, magandang idea yon, no? Pero, of course, tinatamnan kasi natin, malawak na area. Mm-hmm. And dapat may kita yung magkakontrata sa magsasaka, no, yung mga interested na ma-contract yung sa mga cooperative or any farmers, kailangan kumita rin sila. Mm-hmm. Kung ang mangyayari is hindi naman sila kikita, hindi rin sila lalabas ng pera, siyempre. So, yun ang malaking problem din natin, no? Kung bumaba masyado yung presyo ng palay, dahil which hindi mabili ng mga miller yung presyo. So, ang mangyayari is babagsak yung presyo ng palay. So, sinong bibili, kasi ang miller lang nagmi-mill ng mga
malay. So yun ang inaano natin sa ating government kung paano gagawin. May additional pondo ba sila for buying of palay? Kasi ang harvest natin mula ngayon hanggang December is worth 280 billion. Mm-hmm. Eh ang pondo lang ng NFA is 20 billiones. So wala pa itong 4% ng total harvest. Parang dehado pa rin ho talaga. Ano mang tingnan natin angulo, parang medyo nadedehado talaga yung ating hong mga magsasaka. Yes, oo. Yun ang inaano natin. No? Pinarating natin sa DOF yan. Pinarating natin kay Secretary Chu. Mm. And of course, Chu Laurel. And pinadating din natin sa NEDA yung viewpoint natin na talagang hindi tama yung pagbaba ng taripa na ang maapektuhan is sa ating mga magsasaka. Opo. Mapuntahan ko itong issue po ng pagbababa ng taripa sa Bigas Kasendo. Tama ho ba yung balita na kayo raw po ay magpa-file ng temporary restraining order? Yes, oo. Ang target namin tomorrow, magti-TRO tayo sa Korte Suprema para at least mahinto ito yung pagbaba ng taripa kasi nakita natin na hindi makakatulong kung makita natin yung retail hindi naman nakatulong no doon sa presyo and pagbaba ng tarif wala rin tayong nakitang makakatulong doon sa sinasabi nila pagbaba ng presyo kung hindi nila tutukan yung retail price. Medyo natagalan ho pala ano ho yung parang noong isang buwan pa natin narinig yung inaprobahan ng pangulo yung pagbababa ng taripa. Medyo natagalan ho ano yung implementasyon at bukas kayo po ay nakatakda na mag-file ng TRO sa ating korte. Yes, oo. Dahil unang tinignan namin yung sa National Printing Office no yung print yung tag-isip pero wala pang printing doon pero may lumabas pala sa Manila Bulletin na yung tarif na pari kasi itong tarif na apektado is 463 tarif line. Ibig sabihin so, na ano ho ang ibig sabihin ng 463 tarif line? Yung in-adjust nila na taripa kasi kami naka-concentrate kami sa rice, pork, itong chicken, tsaka yung corn. Aside from that, may mga iba pang taripa na in-adjust nila na in which walang consultation. Ah, kami, ganun. Oo, ang concentration namin dito sa four items dahil ito is yung sa agri na apektado. So, Kasendo, so natin, opo, saglit lang. Doon ho sa ano Kasendo, doon ho sa nabanggit ninyo higit 400, bahagi lamang ho yung bigas, yung pork, doon ho sa kabuang bilang na po na yun. Opo, opo. Mm-hmm. So, yung iba, hindi natin tiningnan detalye. Pero ito yung apat na concern namin kasi apektado yung corn farmers natin. At direkta ho sa sikmura ng ating mga kababayan. Yes, oo. So ang ano kasi yung tarif na in-extend nila is ano from 2014 to 2018. At 28, no? 2028. So ibig sabihin ang haba ng ano yon ng modification nitong mga taripang ito. Mm-hmm. To 2024 may tatlong taon pa bago mag 2028. Bakit ho ganito katagal? Bakit hindi na lang kung kailan ho kailangan or gagawin siyang parang adjustable? Yes, yun ang kailangan na pag-alamin no para at least mapresenta din ng ating gobyerno sa higher court kung bakit ganung ginawa nila. And ang problema is without consultation sa industriya, no? Mm-hmm. Kasi for the past year kasi kunyari yung
kumakit natin yung dating EO number 10, naging last year EO 50, may consultation yun. Gumawa ang Tariff Commission ng meeting, tinawagan yung stakeholder para ipresenta yung ano ang damdamin or ano yung direction na gusto ng local producers, mga importer, and other ekonomista na mag-explain dun sa hearing. Mm-hmm. Pero ito, walang nangyari na ganun, no? Mm-hmm. So, and nagtataka tayo, ang daming tariff line. Ito, dapat kasi ano eh, kung magsaset sila ng hearing sa Tariff Commission, may specific na anong pag-usapan. Mm-hmm. Itong EO 62, walang ganun na nangyari. Yun lang. Ano ho? Kasendo, makikibalita ho ulit kami sa inyo po ano sa oras na ma-file nyo po itong tama po bukas. Makikibalita po ulit kami, Kasendo, dito ho sa ipa-file po ninyong TRO. At last na lamang ho, panawagan ho natin sa atin pong pamahalaan. Yeah, we hope na no hindi maganda yung ginawa, no, dapat sundan yung batas. Na in which ang power ng presidente, may power siya kung maglabas ng EO, pero dapat ayusin yung proper consultation sa taong bayan bago iayos ng NEDA ipresenta sa ating presidente. So we hope na hindi stampat ang gagawin. Mm-hmm. Na makakapinsala sa ating local producers. Alright. Maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inyo pong oras sa amin at maipaliwanag ano yung pasikot-sikot ho nitong kaugnay ho ng ipa-file ninyong TRO para bukas. Kasendo, maraming salamat po. Maraming salamat po, Manong. Ating pong nakapanayam si Kasendo So, Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Damdaming Bayan. Ang atin hong oras, 7 minuto bago ho mag alas 9 ng umaga. Nakatutok sa programang Damdaming Bayan dito pa rin ho sa DZRH. Inyo pa rin hong nakakasama sa pangalan ni Nalakay Mayor Deo Macalma at Sister L. Ito po si Yuel Reyes. Meron ho tayong Damdaming Bayan ang atin hong katanungan ngayon pong umaga, kung ano ang gusto mong unang-unahing issue o tutukan ni incoming DepEd Secretary Sunny Angara kapag sa oras na siya ay umupo na bilang bagong kalihim ng DepEd. At may mga nagpadala na ho sa atin ng ating mensahe. Siguro pasok natin dito yung text line. Lagi natin dito sa ating system para makita natin yung ating text message ng atin hong mga kababayan. Maya-maya po lamang ay ating babasahin ang inyong mga damdaming bayan sa kung ano ang issue na gusto nyong unahin, tutukan ng ating incoming DepEd Secretary Senator Sunny Angara. Damdaming Bayan. Dito ho muna tayo, alamin ho muna natin yung update bunsod ho ng mga pag-ulan po nitong mga nakalipas na araw, sunod-sunod na. Meron ho bang nagbago sa sitwasyon ng ating mga dam? Nadagdagan ba? Kasama na ho natin si Sir Elmer Caringal ng DOST Hydrology Division ng Pag-asa. Sir Elmer, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Joel, and sa iyong mga tagpakinig, magandang umaga po sa atin lahat. Opo, kamusta po ang sitwasyon ng atin pong mga dam? Yes, actually, yung mga dams natin, as of 8 a.m. today, meron pa rin pagbaba. Ah, ganun? Pantulang nga dito sa Angat. Opo. So, malamang sir, ang nangyari siguro, yung mga naranasan natin pag-ulan, hindi siya gaanong bumagsak within the watershed ng Angat Dam. Mm-hmm. So, ang nangyari, dun lang sa mga ibang area or outside the dam, so kaya medyo nakita po natin na medyo mababa pa rin po yung Angat Dam, still continuous pa rin po yung pagbaba niya. So, kahit paano ho, ano ho ba dapat ang tinatrack nitong
mga pag-ulan ho natin para makatulong sa atin hong mga dam, particular ho sa Angat na major source pa rin ng water dito ho sa atin sa Metro Manila? Actually, nakikita naman natin every tuwing hapon, medyo may mga thunderstorm. Medyo hindi na lang siguro siya nasushoot dun sa watershed ng Angat, pero asahan naman natin, lalo na ngayong araw, ngayong buwan ng July. Kasi based on dun sa track po namin, ngayong month of July, doon po siya, ang ating pong Angat Dam is unti-unti na siyang tataas. Mm. Doon ho yun sa mga... Month of July. Opo. Yes, sir. Opo. Sir, base ho ito doon ho sa mga previous ano ho natin, data ho natin. Yes. Makikita po natin doon sa po yung annual ano natin, trend nung po ng mga ng Angat Dam is tuwing buwan po ng July or first week of August, unti-unti na po siyang tumataas. Mm-hmm. Alright, ito pong mga nakalipas na araw, Sir Elmer, tuloy-tuloy ho ba? Wala ho bang buwelo yung ating Angat Dam, kundi patuloy yung bagamat hindi naman gaano kalaking pagbaba? Actually, nakita naman namin dun sa mga data niya everyday, pagka minsan may severe thunderstorm, may sinasabi ko na tumatama dun sa watershed ng Angat Dam, nakikita po natin na medyo may pagtaas naman po siya. And after that, pag kinabukasan, wala na namang ulan o wala na namang ulan na tumama dun sa within the watershed ng Angat, unti-unti naman po siya mababa. Actually, parang napansin natin, kahit, dati kasi kahit may mga pag-ulan, continuous pa rin yung pagbaba niya. So, nangyayari ngayon, pagka merong severe thunderstorm or mga sterilis na tumatama dun sa Angat Dam, is medyo bumababa pa rin po siya kasi nga parang uhaw na uhaw po yung lupa. Oo. Ngayon medyo saturated na yung iba, so medyo pag kami mga konting pag-ulan o malakas na pag-ulan, nakikita mo natin yung reaction niya is pataas na. Wala pa naman ho tayong nakikitang kumbaga below, normal pa yung water level ng ating dam, hindi pa natin kailangan magbawas ng pressure o kaya naman ng isinusupply na tubig. Actually, sir, based on dun sa forecast rainfall natin within this year, within this month, I mean, medyo marami pong rainfall ang posible bumagsak po sa Angat Dam. So nakikita po natin, sa katapusan ng July, medyo pataas po siya. Ay, mabuti pataas naman. Po siya. Apo, apo. Apo. Sa iba po nating mga dam, bukod po sa Angat, kamusta po? May mga pagtaas o pagbaba pa rin ho ba? Actually, based on dun sa... doon sa forecast rainfall na nakalap namin, and yung assessment po namin, lahat po ng dam is tataas na within the month of July. Apo, apo. Maganda-gandang balita na, no? Hindi na tayo kailangan mangamba na di muna maliligo. Apo, apo. Kasi nga po napapansin po natin tuwing hapon, hindi lang po hapon, minsan sa umaga, yung pong ating mga dams is medyo nabibiyayaan na ng mga pag-ulan. So, asahan po natin, hindi na po ito yung pinatatawutan natin dati na talagang sasadsad yung mga dams natin. Mabuti naman po. Alright, maraming salamat po sa update, Sir Elmer, at magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga din po and maraming pong salamat. Ating po nakasama si Sir Elmer Caringal ng Hydrology Division ng DOST Pag-asa. Si Dam-Daming Bayan. 4 minuto po makalipas ang alas 9 ng umaga at katulad ho ng binabanggit ho natin kanina sa atin hong damdaming bayan. Ang tanong ikaw na nakikinig ho sa amin dito sa DZRH, ano ang unang issue ang gusto mong tutukan ni Senator Sunny Angara pagkaupo bilang DepEd Secretary? Maari ho kayong mag-text message sa atin via 0919-282-6485. Tawag lamang po ito, text lamang ho ito, ano, hindi ho tawag. Itin ko lamang ho ang ating text line na 0919-282-6485. At sa atin hong DZRH News at DZRH News Television YouTube channel ay maaari po kayong magkomento. Sabi ni Marcelio M, para sa ating damdaming bayan, Secretary Angara o Senator Angara, please focus on quality education of pupils, focusing on read, write, and arithmetic.
o arithmetic, matuto sa basa, sulat at kwenta. O kaya yung mathematics, ano, alam nyo, tama ho ito, ano? Marami ho tayong nakakausap na mga guro, educators, napapansin na rin ho na yung mga kabataan ho natin ngayon, grade 1, grade 2, grade 3, eh medyo may kabagalan ho sa pagbabasa pa. Hindi ho ganun pa kaderecho yung pagbabasa. Unlike ho nung mga estudyante ho noon eh. Ito ho, hindi ko ho ito observation. Observation ho ito ng mga nakakausap nating mga guro. So talagang merong discrepancy na ukol ho dun sa atin hong mga learners. Siguro nga ho, nag-reflect din ho sa atin yan dun ho sa isa tayo sa pinakamababa ang ranking sa PISA. Yun ang sabi ni Marcelino o Marcelio M. sa kanyang gustong tutukan. Unang isyong dapat tutukan ni Senator Sunny Angara pagkaupo bilang DepEd Secretary. Bueno, ang oras natin, 6 na minuto. Makalipas ho ang alas 9 ng umaga at papasukin muna natin ang report mula sa labas ng himpilan, Philippine National Police. May good lead na, may tukoy ng good lead o persons of interest sa nawawalang beauty queen at Israeli boyfriend nito dyan po sa Tarlac. Ating alamin ng detalye mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. May mga tukoy ng pangalan ng Philippine National Police na posible umanong konektado sa kaso ng pagkawala ng isang beauty queen at nobyo nitong Israeli sa bahagi ng Tarlac. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mayroon ng persons of interest ng Criminal Investigation and Detection Group. Sinabi ni Fajardo sa press briefing sa Campo Corame na mayroon na rin good lead ang CIDG pero hindi muna ito maaaring sa publiko. Tinawag ng opisyal na magandang development ng bagong impormasyon ng kapulisang una nang nakahanap ng tatlong sasakyan kabilang ng sinasabing gamit ng mga biktima. Nagbigay na rin umano ng affidavit ang dating police patrolman na middleman sa pagbili ng lupa ng dalawa kung saan kabilang sa kanyang isinalaysay ay ang detalye ng kanilang pinuntahan at pag-uusap. Hunyo 22, nawala ang mutya ng Pampanga candidate na si Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen na bibili lamang sana ng lupa. Katransaksyon ang hindi na pinangalan ng middleman. Dati umano itong nakadestino sa Angeles, Pampanga bago daw wala sa serbisyo makaraang mag-awol. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dumb-dumbing. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. Samantala, balik ho tayo sa ating damdaming bayan. Kung ikaw na nakikinig ho sa amin ngayon, pwedeng maging mag-react lalo na yung mga guro natin ano ho, na nakikinig, nakatutok ho sa atin ngayon. Anong issue ang unang dapat tutukan para sa'yo ni Senator Sunny Angara bilang upo na bagong DepEd Secretary? Sabi ni Fill In, kanyang YouTube name, bigyan ng para naman daw ho sa mga guro na nagsasalita ng masasakit sa kanilang mga estudyante. Meron pa bang ganun ngayon? Marami pa ba na kumbaga nga verbal abuse? Dapat daw bigyan ng warning sa mga sinasabi sa estudyante nito. Sabi naman ni Beast of Burden, ang kanyang YouTube name, sana sirain ni Senator Angara ang palakasan system sa pag-a-apply na maging teacher at promotion sa DepEd, dahil meron po akong teacher na nakita na 40 years na hindi marunong mag-English. Pero sa bagay, wala naman hong meron ba? May discrimination ba sa ganun? Pero kapag educator ka, syempre, at least yung second language dito sa atin sa Pilipinas, which is yung English, kahit hindi man gaano ka-fluent, marunong. Ika nga, kaya makipagtagisan sa ating ibang mga teachers sa iba pang mga lugar. Ano po? Pero hindi ko tututulan itong sana nga yung palakasan system, lalo na ho sa promotion. Maraming, lalo na ho, ito hindi ho sa akin to, pero based ho sa mga nakakausap natin na mga guru din, ang daming teachers din ang gumagamit sa iba't ibang mga programa ng DepEd o ginagamit mismo, pati yung kanilang mga estudyante, ang kanila hong mga bata para ho sa promotion. Yun lang. Ano ho kaya ang say dito ng DepEd? Ano ho?
Sabi nga ni Bishop Burden na meron siya nakitang teacher ng 4 years na hindi marunong mag-English pero napopromote. Sabi naman ni Jamie Tan, dapat mag-focus si Senator Angara sa comprehension ng mga bata at pagbabasa. Meron ho ba mga, at sa mga nakikinig nga ho sa atin, meron ho bang, tama ho ba, meron ho bang sistema ng mass promotion? Kahit hindi marunong yung estudyante na magbasa, ipinapasa para ho hindi bumalik doon ho sa teacher. Kasi bawal nga naman magbagsak, sabi nila, ng mga estudyante. Yun nga lang ho, yung bata hindi natututo. Sabi naman ni Ramon Abadillo, sana maalis na sa DepEd ang korupsyon para naman yung pondo ng DepEd ay tama magamit gaya ng pagpapagawa ng mga school. Alam niyo ho, tama ho yan. Ano ho? Kung sanang yung mga pondo na ginagamit ho natin sa kung ano-ano ay magamit sana sa kakulangan ng atin hong mga class o classrooms, lalo na ho sa pangangailangan ng ating mga guro, dahil karamihan sa mga teachers natin sariling bunot sa bulsa ang ipinanggagastos para sa mga estudyante nila. Ano ho? Ay kausapin nga natin ng representante ng grupo o ng party list ng mga guro sa Kongreso kung ano ang kanilang palagay sa pagkakatalaga kay incoming DepEd Secretary at Senator Sunny Angara. Nasa linya ho natin si ACT Teachers Party List Representative Congresswoman Franz Castro. Kong magandang umaga po, si Yuval Reyes po ito sa programang Damdaming Bayan. Magandang umaga, Joel, at sa inyong mga taga-subaybay sa iyong programa. Opo. Unahin ko na po, ano ho ang inyong initial reaction ng pangalanan si Senator Sunny Angara bilang susunod na DepEd Secretary? Well, ang initial na reaction ng ating mga teachers, yung mga constituent ay politiko na naman. Yun yung ano, no, ayaw sana namin ng politiko. Pero on the positive side, si Senator Angara naman kasi may mga panukala yan tungkol doon sa kahilingan ng mga teachers kaugnay ng salary increase. Nag-a-align yung aming panukala sa pagtataas ng sweldo ng mga teachers, no, yung meron siyang salary grade 19, which is equivalent doon sa panukala namin na 50,000 a month para sa mga teachers. Ngayon, tinitignan din namin positive yung pagiging member niya ng Senate, and at the same time kasama siya doon sa EDCOM 2, no, na nag-evaluate ng ating educational system. I hope magamit niya yung mga insights, mga results, mga study doon sa EDCOM 2 para ma-apply niya, no, magawa niya ng mga solusyon yung problema talaga na yung perennial problem sa educational system. So, yun lang yung nakikita natin na positibo, no. I hope na magkakaroon ng patuloy pa rin na consultation niya with the teachers kasi nung nasa Senate siya, sinasabi ng act na ng mga unions na very ano naman siya, accommodating, at saka yun sa mga consultation ay nakikipag-meeting siya sa mga teachers. Kumbaga, meron hong sa inyo pong palagay, meron tayong DepEd Secretary ngayon na talagang on the ground ay nakatutok sa pangangailangan ng ating mga guro. Yes, oo. Kailangan talaga niyang pumunta on the ground at maging hands-on siya doon sa mga problema ng ating mga teachers, ating mga estudyante, at ng ating educational system. Isa pa pala, no, dahil siya yung author nitong itong K-12 program na para sa amin naging palpak ito, dapat makita niya rin yung evaluation tungkol dito at makapag-isip siya ng ibang mga pamamaraan or mag-meet consultation sa mga teachers paano talaga may improve yung ating K-12 program o yung curriculum natin. So, yun, inaasahan natin na gagawin niya yon sa immediate dahil nga doon sa mga, well, hindi naman ito yung ano, no, hindi naman ito yung factor talaga doon sa performance ng mga bata natin, yung PISA, PISA ano, no, results. Bagamat siyempre reflective ito doon sa
resulta ng ating curriculum, kung ano ba yan, saka yung mga kakulangan natin sa mga rekurso, kakulangan sa mga classrooms, yung malaking class size, etc., na nagko-contribute no, doon sa hindi natin pag-attain ng kalidad na edukasyon. Tama kayo doon na kung Castro, ano po, lalo na doon sa K-12 program, eh, ang dami hong mga subject, sabi nga, ang unang na layunin sana nito, yung mga minor subjects sa kolehiyo, pag tinake na sa senior high, eh hindi na uulitin sa college. Eh kaya lang ho, anong nangyari ho ngayon, tinake yung mga minor subjects sa K-12, sa senior high school, pagkatapos tinake ulit sa college, parang nagdoble-doble. Yes, oo, tama ka, Joel, no? Hindi talaga maayos yung coordination ng DepEd at na ng CHED at maging ang TESDA doon sa pag-aayos ng curriculum. Mm-hmm. Inaasahan nga sana natin yung mga 4-year course sa college ay magiging 3-year. Mababawasan, na. Tama po. Ibababa na sana nila doon sa mga courses sa senior high school para sa mga gustong magpatuloy ano, ng higher education sa college. Tapos yung pag-implement din ng technical and vocational livelihood education ay talagang drawing lang, mga theory lang, no? Sabi nga ng mga teachers, kulang ng mga kasangkapan, kulang ng equipment, puro drawing, puro theory, hindi talaga nagagamit yung practical side. Sayang ho kasi sa TVL. Opo, sayang ho kasi kung puro theory tapos ang application eh hindi, parang hindi tatatak doon ho sa bata yung pinag-aralan. Yes, oo, tama ka. Tapos syempre yung gastos noon sa mga magulang din. Mm. Oh, bibili ka ng mga alam mo, culinary arts, bibili ka ng mga ingredients sa baking, sa pagluluto, mm-hmm. 'Di ba? Eh kung manicure, pedicure, bibili yan ng mga bata. Yung hair styling, so ang gagawa niyan, bibili ng mga kasangkapan, ay mga bata. Kaya talagang yung implementasyon nito, maganda sana no? Kapag ma-ready yung mga bata doon sa world of work. Kaya hindi sapat, no? Hindi sapat yung natutunan nila sa senior high school. Opo. So kung kayo po ang tatanungin at ang ACT Teachers Party List kong ay dapat unang tutukan ni Senator Sani Angara yun hong problema natin sa curriculum. Yes, oo. Yun ang unang dapat tutukan at saka yung siyempre magiging masaya rin yung mga teachers kung sila ay ano no, ay may sumusweldo ng maayos. Mm. No? So tapos siyempre yung mga classroom natin. Pwedeng sabay-sabay yan eh. No? May kaalaman naman siya sa budgeting eh bilang chairman ng Committee on Finance. Mm-hmm. So, dapat ay ma-rationalize itong mga budget at ayaw na natin yung baka mag-propose din siya ng confidential funds na tututulan namin yan. Opo. At last na lamang po, Congresswoman Castro, eh, malayo-layo pa naman pero may ilang linggo na lang. Ano po ang inyong gustong marinig sa nalalapit na sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, gusto natin talaga, no, primarily talaga yung clamor, hindi lang na mga teachers, mga manggagawa, then yung pagtaas ng sweldo. Pero ito nga, sa NCR na nagkaroon na ng pagtaas ng sweldo. Sa mga government employees din at teachers, so inaasahan natin na ipa-prioritize niya, magiging priority niya, legislative priority niya, no, yung pagtaas ng sweldo ng mga government employees. Alright, maraming salamat po Congresswoman Franz Castro sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo. Okay, salamat din po. Atin pong nakasama si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Damdaming. Pabalikan ho natin ang inyo pong mga damdaming bayan sa kung ano ang dapat tutukan na pag-upo ni incoming DepEd Secretary at Senator Sani Angara. Ilan po muna mga paalala ang oras ho natin, 11:20 makalipas ang alas 9 ng umaga. This time check. Meron na lamang po tayong 26 na minuto po makalipas ang alas 9 ng umaga. At papasukin muna natin ang report. Nandiyan na ba? Ready na ba ang report ni Manang Milky Rigunan? Bago ho yan,
Basahin muna natin ang ilan ho sa damdaming bayan ng ating mga viewers tungkol ho doon sa ano yun pong gustong unahin ninyo. Kayo na nakikinig ho sa amin, lalo na sa mga nakikinig ho sa atin na nasa education sector, kung ano ang dapat unahin ni Secretary Incoming DepEd Secretary Sunny Angara kung siya po ay uupo na bilang kalihim ng DepEd. Sabi ni Alicia Roland Rodeo, dapat po tanggalin na rin ng K-12, hindi naman nagagamit ng mga bata. Kailangan talaga college grad ang pwedeng pumasok sa trabaho. Alam nyo ho, totoo ho yan. Ano ho, nung bago pa simulan yung K-12 program, ito bang classmate natin dito na si Don Carlos, produkto ng K-12 program? Produkto ka rin ng K-12 program. Ano ba yung kadalasan natin naririnig noon bago ipatupad itong K-12, kung bakit marami rin ho sa ating mga kababayan ang pumayag na iimplementa ang curriculum na to? Dahil pagka-graduate mo ng K-12, ay pwede ka nang magtrabaho. Yun ho ang parang biggest scam na na-encounter ho ng ating mga nanay at tatay na pumayag dahil nagkaroon ho ng survey noon sa bawat mga eskwelahan na papayag ka ba sakaling ipatupad itong K-12 program. Napakatagal na panahon na yun at ang promise ang sinabi sa mga magulang na magkakatrabaho ang kanilang mga anak kung gagraduate matapos graduate ng senior high school. Pero anong nangyari ho ngayon, karamihan ho sa mga employer ho natin, ang inire-require pa rin ho sa trabaho ay yung mga college graduate. We have nothing against that naman. Karapatan naman ng mga employers so na magtakda ng requirements ho nila ng mga pamantayan sa pag-a-apply ng trabaho. Pero marami ho sa mga career jobs, kailangan college graduate. Taliwas ho doon sa unang ipinangako kung bakit nga ba inimplementa itong K-12 curriculum. Sayang, magagamit pa naman sana ho natin ng maayos itong K-12 kung nailatag lang, naiplancha yung mga kurso, yun hong mga subject na dapat tinetake ng mga bata. Tanggap muna tayo ng report sa labas ng himpilan. Pag-core, hinamon na pangalanan ang dating cabinet member na nasa likod umano ng panglalabi sa pananatili ng pogo sa bansa. Ating alamin ang report mula kay RH12, Manang Milky Rigunan. Manang Milky, magandang umaga. Magandang umaga, UL. Dapat ay sa publiko kung sino ang dating cabinet member na umano'y naglabi para maaprobahan ng operasyon ng mga illegal na pogo hub na nireid ka mga ilan ng mga otoridad. Ginawa ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang apela kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco sa harap ng mga panawagan sa Kamara na ipagbawal na ang operasyon ng mga pogo sa bansa. Ang kay Castro, mahalagang transparency sa issue ng mga pogo, lalo at napapanahon na umano itong ipagbawal sa bansa. Kailanaan niyang malantad ang mga protektor para magawan din ang paraan ng layunin na makasuhan ang mga sangkot sa illegal activities kasama na ang pogo na front na ngayon ng karahasan at katiwalian. Kasabay ito, ipinapanawagan ni Castro ang agarang pagbasa sa House Bill 10525 o ang Anti-Pogo Act para ganap ng ipagbawal at kasuhan ang operasyon ng pogo sa Pilipinas. Katwiran pa ni Castro, hindi sapat ang sinikita ng gobyerno sa pogo operations kung ang kapalit naman ito ay ang mga problema gaya ng human trafficking, money laundering, prostitution at iba pa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat sa balita mula sa kamera ni RH12, Manang Milky Rigunan. Daming at babalik ko tayo at mamaya-maya kamustahin ho natin ang palagay ng isahong watchdog group. Kaugnay naman ho sa magiging epekto sa atin, meron bang epekto sa mga employer? Ito hong 35 magiging epekto. Ano ba yung mga pamantayan ho talaga bago ho ipatupad ito hong aumento sa sahod at lubos ba talaga maapektuhan dito ang ekonomiya, ang pangunahing presyo ng mga pangunahing bilihin na sinasabi ng iilan, at inungaalamin yan. Sa pagbabalik ko ng programang Damdaming Bayan, ito pa rin ho ang inyong nakakasama sa pangalan ni Nalakay Mayor Deo Macalma at Sister L. Ito po si Yuel Reyes. Damdaming Bayan. Alas 9:31.
Champion Supra. In pong oras, 35 minuto makalipas po ang alas 9 ng umaga. Meron hong mga nagtatanong ho sa atin dito tungkol ho doon sa wage hike. Kailan ba sisimulan yan? At base po dito sa inaprubahan ng National Original Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region, yun pong 35 pesos na aumento sa sahod sa mga manggagawa ay epektibo ng July 17, dahil ito po ay na-publish ng July 1, no? After 15 days. Ano po? Ating aalamin, hinga natin ng komento, ano ang pagtingin dito ng isang think tank group? Sapat ba ito? O pwede na rin para sa ating mga manggagawa. Kasama na po natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Sir Sunny Africa. Sir Sunny, magandang umaga po. Si Yuel Reyes po ito. Good umaga sa Yuel. Gusto na po, umaga sa lahat ng kapakinig niyo. Opo, magandang umaga, sir. Sir, unahin ko na po, ano ho ang reaction po dito ng Ibon Foundation ukol po doon sa malayo, mula ho doon sa 100 to 150 na hinihiling ng ating yung mga manggagawa? Ganun din, malayo talaga. Ang pinaka-reaction namin, sobrang tipid. Malayong malayo, hindi lang sa hingi ng manggagawa, kundi sa kayatigay ng mga employer. Kaya para sa amin, kulang na kulang yung naging galaw ng Regional Wage Board. Nakakalungkot, ang pinagigil ng Regional Wage Board muli, tulad sa mga nakarang taon, ay yung mga employer at tubo, hindi yung kagalingan ng mga manggagawa sa kanilang pamilya. Opo. Particular ho kasi na tinutukoy ng ilan sa mga employer, ito, lagi-lagi na natin naririnig to taon-taon na kada merong usapin ng wage hike, sinasabi na makaka-apekto sa ekonomiya, makaka-apekto sa kanilang o idadagdag sa kanilang sinisingil na produkto o kaya naman serbisyo. Sa pag-aaral ho, sa inyong palagay, sa ano ho, talaga bang nakaka-apekto ito? Malaki ba ang kurot nito sa kinikita ng mga negosyante? Ito halimbawang 35 peso na wage hike, maliit na kurot to, parang agad lang to ng mga siguro langgam. 1% lang, hindi pa to maabot ng 1% ng tubo ng mga employer. Yan ang binigay na wage hike ngayon. At sa amin, alam mo, may sobra kaming simpleng paratandaan na hindi naging tapat yung mga employer. Yung Ibon, nag-participate kami ha, doon sa regional wage grade 4 hearing na nakarang linggo. At hindi lang doon, hindi sa Kongreso, nagpa-participate kami palagi. Mm-hmm. At palagi, yung mga manggagawa, yung mga akademiko, even Ibon, ang daming datos pinapakita. Hirap na hirap ng manggagawa, kulang na kulang ang sahod, at kaya magbigay ng dagdag na sahod. Nakapansin pa din sa amin, yung mga rich, yung mga employers, walang binibigay. Ni isa, promise, sa lahat na nabalaya namin, ni isang employer ay tumindig doon, nagbigay ng datos na hindi nila kaya. Ang gagawin nila, tindig sila doon, maninindak dun sa dami ng mga employers associations na tumututol sa wage hike, taso upo. So sa amin, may problema doon. Kung talagang may batayan, sinasabi nila na makapinsala yan doon sa kanilang negosyo, takas ang presyo ng bilihin, magkakatanggalan. Sige, okay lang. I mean, kung mali yung mga argumento ng manggagawa, ng mga akademiko, ng Ibon, ipabularan niyo yung argumento namin. Hindi pwede yung pag-express kayo ng opinion. At lalo-lalo nang hindi dapat, pakinggan lamang ng regional wage board ang isang opinion. Tama. Mm-hmm. At nagulat ho ako dun, ha? Buti nabanggit nyo po na kasama kayo dun sa mga nakonsulta ho dito. Pero sila, wala ho talagang datos kung bakit, kung paano makaka-apekto sa kanila yung kung sakaling itaas man natin sa 100 o 150 yung aaprobahang wage hike. Promise, wala talaga. At totoo lang, simple lang pwede gawin ng sa employer para sabihin hindi kaya. Ipakita nila kayo ng financial statement. Ipakita magkano ang binabayad sa mga manggagawa. Yes. Ipakita ng epekto kung magpataw sa dagdag na sahod. Di ba ano lang yun? Mm-hmm. Yung mga dyan na dyan, di ba? Kailangan magsabit sa BAR at sa SEC taon-taon. So, lahat ng data sa'yo nandyan. Pero di nga, nakakapansin, hindi nila nilalabas yan. Sa kanilang banda, yung Ibon na limbawa, kinuha namin yung pinakuling survey ng Philippine Statistics Authority. Mm-hmm. Yung annual survey of Philippine business and industry, 38,000 respondent yung survey na to.
Ang sakop niya, lahat ng rehiyon ng Pilipinas, lahat ng sektor sa ekonomiya, at lahat ng laki ng negosyo, micro, small, medium, large. Nung kinukuha namin yung datos na yun, nandun yung tubo ng mga kumpanya, pwede compute natin ng 150 pesos ay tinghihingi. Kahit across the board, hindi lang sa minimum wage earners, kahit magpato ng 150 pesos across the board, batay dun sa datos na na-compute namin based on the PSA, alam mo ba, sa pangkalahatan, hindi pa umabot ng 11% ng tubo yung 150 pesos across the board wage hike. Hindi po. Kasi yung kadahilanan, I just serve niyan, 11% lamang ng expenses ng negosyo ang napupunta sa employees. So maliit na bahagi lamang yung employee comp. Iba-iba yung siyempre depend conforme sa negosyo. Pero on average, sa pangkalahatan, 11% lamang ng expenses ng employers ay napupunta sa compensation. Kaya, 150 pesos across the board wage hike. On average, 10.6% across all across all enterprises, 12% sa micro, 10% sa large. Dito ho sa nabanggit nyo, Sir Sunny, na 11%. Ito ho, in general, yung mga kumpanya na may kinalaman ba to sa factory o di kaya naman food business ba ito? Halo-halo niya kasi marami libreng establishmento sa NCR. On average siya. Pero kung titiyan sa laki, 12% for 150 pesos across the board ay 12% for micro enterprises, 11.4% para sa small, 10% para sa medium at large. Mm-hmm. Pwede pa yung barihin kung conforme dun sa sektor. Pero para sa amin, sana pwedeng pagmulan lang sana. Hindi naman absolute yun kasi average takot na lahat. Hindi eksakto yan sa bawat empresa. So para sa amin, sana ang regional wage board magmula dun sa gaano kaliit ang ginagastos for employees na compensation at tabuhin. Expenses, gano'ng kaliit on average yung 150 peso wage hike. Tapos, kung hindi talaga kaya ng mga employer, di pakita nila. So, ganyan yung proseso, di ba? Magkahapag ka, may argument, may counter-argument. Pero ngayon, hindi eh. May argumento yung mga manggagawa sa kahirapan ng buhay nila. Mm. Yung employer, may haka-haka, may opinion, hindi namin kaya. Regional wage board, dapat na mamagitan between manggagawa at yung employer. Parang pinapagigan niya, automatiko, yung walang gatos, medyo mali, di ba? Dahil, of course, akala nga natin kapag ganitong may mga inilalabas na desisyon mula sa wage board, eh talagang datos to datos ang pinagbabatayan dahil maraming grupo ang tsak na alma. Sana nga datos to datos eh, kaya ako lang, nung nag-present sa regional wage board hearing hanggang tanghali mo, buong umaga yun, ang dami na binigyan ng datos sa mga manggagawa, iba't ibang mga sektor, ng academic sa UTA, sa Ibon. Tapos nung ilang minuto lang, nag-express ang opinion, walang argumento, yung employer, sabi namin, siguro naman, pa-convince yung regional wage board dito. Pero siyempre, kung yun ang inaasahan natin, yung resulta, hindi kasi nakagulat kasi sa mahabang panahon, sa totoo lang, hindi talaga nakakabigay ng tamang wage hike ang regional wage boards. Kinakaswerte ng NCR ha, sa 16 na rin yun labas ang NCR, alam di ba, yung minimum wage sa 16 na rin yun labas NCR ay mas maliit kaysa noong 1989, 35 taon na kalipas. Di ba grabe yun? Ibig sabihin niya, in 16 regions sa Pilipinas, hindi sumabay at all yung wage hikes sa nakarantos na natin dekada. Yung sa NCR, medyo sumakto lamang. Kung titignan ang tatot kasi ng dekada, pero halimbawa, even if kahit na binigay itong 35 pesos ngayon, alam niyo ba mas mataas pa yung halaga ng sahod kay Noynoy Aquino? Kumbaga, para matapatan ni Pangulong Marcos, inaabot ng sahod sa NCR sa kay Noynoy Aquino, dapat 45 pesos binigay siya. Para tapatan lamang yung kay Noynoy. Pero dahil 35 lang, mas mababang halaga ng sahod kay Bongbong para kay Noynoy. Ikalawa, ibig sabihin din, kahit sumabay sa pagtaas ng presyo ng bilis sa nakaraang taon, hindi sumabay sa pagtaas ng presyo ng bilis sa nakaraang 7 taon. Yung presyo naman, hindi na naman isang taon tumataas, di ba? May ahabulin, dapat yung buong panahon ng pagtaas ng presyo dapat habulin.
parang inaano lang natin yung ating mga manggagawa, Sir Sunny, ano, dahil nagkaroon man ng pagtaas, pero yung iba eh, iba naman yung itinaas ng mga presyo ng bilihin, bunsod naman ng sunod-sunod din ang pagtaas ng inflation. So magkano po dapat sa inyo pong computation sa ngayon ang dapat na minimum wage ng ating pong mga manggagawa, dahil noong mga nakaraang buwan nagtaasan din yung mataas din yung inflation natin? Kung susumahin dalawang bagay, susumahin lahat ng pagtaas ng presyo ng bilihin, pwede detect din, susumahin yung kailangan para mabuhay ng disente ng isang pamilya ng lima, actually dapat mas malapit sa 1,197 pesos ang sahod sa NCR. So, kung sabihin natin, medyo kalahati lamang nakapot ngayon, kung medyo nakabiglangan at yung dumaktaw doon, pwede naman baitang-baitang. At isang panimulang hakbang sana, yung 150. Mm-hmm. Yung 150 na dito sa NCR, halimbawa kung mag 150 ako na minimum wage hike, alam niyo, 4% na lamang yan ng bubo dito sa NCR. So, sa amin, hindi naman kailangan biglain, pwede unti-untiin. Pero pagmumulain una, sa magiging tapat ng employers sa kaya nila magbigay, ikalawa, magmumulayan sa regional wage board, yakapin ang kanyang responsibilidad, pangawakan interest sa nakararami at ang manggagawa, hindi lang tubo at ang isang employer. Tama po. At after all, the end of the day, yun din naman ang gusto lang naman natin, eh, ang bawat pamilyang Pilipino ay magkaroon ng isang decenteng pamumuhay man lang, disente man lang na maihahain sa hapagkainan ng kanilang mga pamilya. At kayang-kaya talaga, yung nakakalungkot dito eh. Alam na mga employer na kaya nila. Ganun kasi sila sa amin, kung hindi nyo kaya, sige, kumali ang computation ng mga manggagawa, ng mga akademiko ng Ibon, sabihin nyo naman yung computation namin sa simpleng paraan, ipakita nyo yung financial statements nyo. Pero kung paulit-ulit, taon na nakalipas, hindi na nilalabas yan, ibig sabihin, may tinatago sila. Pero, kung sabihin natin, again, talagang kapitalista, ang tubong habos. Sige, kung mahirap para sa mga employer na magbigay ng dagdag na sahod, talagang ipigayin mo sila, ayaw talaga. Yan ang papel ng gobyerno, di ba? Kung sa pagitan ng employer at employee, walang kapangyarihan ng employee dun sa negosyo kasi sandi siya kung saan ito maingay. Yan ang trabaho ng gobyerno, mamagitan, pero hindi yung pumanig sa mahina, mas malakas. Pamagitan, pumanig sa mas mahina para tumasang sahod, para sa mas disenteng pamumuhay. Tama po. Maraming salamat po, Sir Sunny Africa, sa mga inyo pong mga binahagi sa amin na talagang kaya. May ilan lang talagang hindi ano humaharang at nakikita natin kung sino ang talagang pinapanigan. Pero ito ho, last na lamang ho, sa nalalapit ho, opo, tatlong ilan linggo na lang ho bago mag-SONA, ano ho ang inyo pong inaasahan na sana ay matalakay ni Pangulong Bongbong Marcos? Marami sana, pero pwede mag-follow up si Pangulo Marcos sa sinabi ng Mayo 1 na sabi niya sa inyo, wage boards, i-review niyo yung mga sahod at takasan niyo. Ay, hindi sabi ko, sabi niya, i-review niyo. Pero sa mag-follow up, sabi niya, o yan, ni-review na ng NCR, tinaas, tapos, dagdagan niyo pa yan. Kung sabihin niya yan, medyo mas lalambot. Kami lang kahit nakatiting dyan. Pero kung hindi, ibig sabihin, puro na lang yan. Puro salita lamang yan na pinapareview sa wage board. Pero hindi kinakasa yung kapangyarihan ng presidente para sa manggagawa. So sana yun, yung kapangyarihan ng Pangulo, kapangyarihan ng presidente, sana man ibigay dun sa para sa interes ng manggagawa. Hindi nang tubod na manage siya. Sir Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, maraming salamat sir at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sir. Maraming salamat po si Sir Sunny Africa ng Ibon Foundation. Labing isang minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Komento, 35 pesos kulang pa sa isang kilo ng bigas. O, kagaya nga ng binabanggit natin kanina, 60 pesos, 65 eh. Yan ang range ng bigas ngayon eh. Kung dati nga nakakabili ako ng bigas na 5 kilo, 250. Ngayon, wala ka nang mabibiling 250 pesos na 5 kilo ha. Ang presyo ano, ng bigas ngayon, lalo kung sa supermarket, nag-range ng 300 plus to 400. Ganun ho, kalaki. Ang ilang araw lang ho ikokonsumo ito ng atin hong isang pangkaraniwang pamilya.
We need to be grateful, maliit man o malaki ang dagdag sahod. Sana lahat ng Pilipino may ganyang ugali. O, tama din naman, at least may natatanggap tayo. Pero yun nga, kagaya ng hunang ating sinasabi, na sana nga rin ay hindi nalalayo doon ho sa paano ba, magkano ba ang dapat kinikita ng isang pamilya para makapamuhay man lang ng hindi man marangya ay yung disente. Meron kang napapakain sa pamilya mo na disente naman, ano ho. Eh, sabi naman ni Indelencia Vargas, ayan, mismatch ang nangyayari sa mga graduates tuwing job openings, ano ho. Yun yung binabanggit ho natin kanina sa K-12 program kung bakit marami ang hindi nakakapasok pa rin ng trabaho kahit yun naman ho yung ipinangako noon na makakatrabaho agad kahit hindi pumasok sa kolehiyo. Alright, sa atin hong damdaming bayan, kagaya nga ho ng binabanggit ho natin kanina, ano ho yung inyong gustong matutukan, bigyan pansin ng incoming DepEd Secretary na si Senator Sonny Angara. Marami ho nagpapadala ng mensahe ho sa atin at karamihan ho eh particular dito ho sa pag-aayos ng curriculum o dun ho sa pagtugon sa K-12 program, ganun din po sa pangangailangan particularly ng ating mga guro at pagtugon dun ho sa issue naman ng reading at comprehension sa atin hong mga estudyante. Sa namang high value individual na tulak na illegal na droga na aresto sa Taguig, RH27 Noche Cacas. Noche. Yoel, nabingwit na sa Patibong ang Manoy responsable sa pagtutulak ng illegal na droga sa lungsod ng Taguig. Inilala ang naaresto na si alias Alvin Labradores na sa high value individual ng Southern Police District Drug Enforcement Unit. Ayon sa report ni SPD Director Brigadier General Leon Victor Sete kay NCRPO Director Major General Jose Melencio Artates Jr., ikinasaan ang operasyon sa isang alley ng Mocking Bird Street ng Barangay Rizal sa Makati City kung saan nakipagkasundo ang suspect sa isang possible buyer na mag-aabutan ng pera at droga sa lugar. Matapos ang drug transaction, nabulaga ang suspect na isang operatiba ang nakadeals nito. Dito na pinusasan ang suspect at nakuhanan ng higit na 300,000 pisong halaga ng umano'y shabu. Bukod pa umano sa shabu, may nasamsam pa sa pag-iingat ng suspect ang nasa 360 grams ng ininalang marijuana na aabot naman sa 43,000 pesos at iba pa. Sa kabuuan, nakakumpiska ang mga partiba ni Brigadier General Rosete ng mahigit na 380,000 pesos na shabu at marijuana sa suspect na ngayon ay maharap sa kaukulang reklamo. Ulat ko na sa Pilipinas sa DCRA. Ako si Nuchira Kasol, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdaming bayan. Maraming salamat, 27 Noche Cacas. Meron na lamang ho tayong 2 minuto bago ho mag-alas 10 ng umaga. Maraming salamat ho sa lahat ho ng atin hong mga nakasama. Lalo na ho sa mga nakiisa sa ating programang Damdaming Bayan, mga nagpadala ng komento at ukol ho dun sa ating katanungan ho kanina. Bueno, maya-maya ho ay magkikita ulit tayo. Sana hindi pa kayo nagsasawa sa akin. Maya-maya ho ay alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News. At gayon din ho, ako ho inyong mapapanood at mapapakinggan Monday to Friday sa MBC TV Network News at tuwing Sabado naman sa RH Balita sa Tanghali. Sa pangalan ho ni na Greg Serbano, Billy Domingo at ni Kyle Bulyas ng DZRH News Center, inyo pong nakasama sa pangalan ni Nalakay Mayor Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. Ito po si Yuel Reyes, hanggang bukas, Pilipinas.